So good day everyone. So ang buhaton nato sa activity 4 was to create the structural of the building that we had created, no, from the model. So after we created the architectural, so we will now go proceed to the structural part of the building. So right now, the structural contents are, una is we have the beam layout, then the foundation plan, then next is the details of the column, the zocalo or the wall footing, then we have the concrete slab, no, if ever man nga kinahanglan nato i-specify ang concrete slab, or let us say na atay second floor nga concrete slab na nakahang siya, no. Then next is the schedule of beams, kung naatay beams, no, especially kanang roof beams, since one story ramay nga tong building. Kung two story ni siya, well, kinahanglan din nato magbutang og schedule of beams, but in one story beam, one story building, so roof beam lang na siya, no. But eventually, sa kuan, kinahanglan gyapon nato magbutang og beam para sa ato ang one story, no. Although murag mahog na lang gud siya nga necessary, but kung gusto lang nato nga earthquake resilient ang ato ang building, so let us proceed to putting some roof beam, no. Then sunod ana are the truss detail, no. So murag walay truss yata diri ya. Okay, so we need to create the roof detail, then the truss detail, no. Okay, so medyo wala lang siya nabutang direk. Kaya ang kitong previous mangod ako nga project about ini sa inyo ang template is murag wala mangod siya i-trust, no. Dili siya kinahanglan og trust nga ato. Okay, so right now, so I suggest that although ang kining model nato, design nato sa tong building is pwede man siya buhatan nga wala siya i-trust, but for me, so for the sake of para naamoy background daan for the siguro mga next pa ninyo nga mga experiences with regards to building design, so kinahanglan ako mag-introduce sa inyo on how to create the truss detail, no. Okay, so next manamta sa architectural, so let us now create for the structural. Okay, so ang una natong buhaton for the structural, foundation plan, no. Okay, so we have structural. Okay, so to create the foundation plan, so we need the copy of the floor plan, no. So part dire sa atong floor plan class is ang ato lang ipabili nato dire. Okay, designate nato ang location sa ato ang poste, no. Okay, so sama sa kung gi discuss sa inyo earlier, so ang atong location sa atong poste, it should be nga dapat naka kuan sila, no, kanang linear sila, no, ang ilahang location. Pero pwede pod nga dili sila linear class as long as ma-identify ninyo nga ma-centralized ang iyahang positioning, no. So meaning to say nga ma-centralized, so we need to calculate the x axis, the location of the centroid of the location of all columns from x axis and also at the y axis, no. Okay, para may balaan nato ang ilahang location sa ilahang median, no, sa kuan. So sa the entire location of your column. So sama sa gikuan class, gihatag na ko sa inyo ang orientation. So the location of the column is more likely naagid siya sa mga corners, no. Pero not all corners kinahanglan ninyo butangan siya og column. So ang importante lang yun diri sa pagposisyon sa column is dapat nakakuan sila, no, kanang naka straight sila, no, naka linear. Dapat linear kanang murag nagtungod sila ba balising pirmi, no. Okay. So diri sa atong gi-copy nga floor plan, since maghimo man tag foundation plan, so what we need is to remove some of the unnecessary labels. So kini dili man nato ni siya kinahanglan. Kaya nga tong i-emphasize man nato dire was the location of the column and also the foundation. So tanggalon nato ni siyang mga symbols class, no. So dili man nato kinahanglan ning mga doors. Okay, mga doors, windows, ang ato na lang ipabilin is the wall, no. Okay, ang wall nato nama na siya ay wall footing. Okay, so ang atong ikuan nato dire class, imagine nato siya class nga ang ato ang ikuan isang ilalom, no. Ang ilalom nga portion sa ato ang wall. So pag wato ta sa ilalom sa wall, meaning kasi wala tay makita nga bintana dira dapita, di ba? So straight lang na siya nga wall, no. So even dire dapita sa naay portahan, ubos ana niyan is naagi na siya ay wall. Okay. So let us proceed. Okay, pang-remove sa nato ning mga bintana. Tapos mga portahan, no. Tapos kitong mga partitions,
Okay, ang atoa lang ipangtanggal lang, atoa lang ipangbili nato nga mga partitions are katong mga concrete nga partitions, no? So ang kining atong mga walls nato dere, we assume nga ang walls nato dere kini ilang partition is more likely concrete, no? Pero kung sa actual class is dili ni siya concrete, so therefore kinahanglan nimo siya nga tanggalon, no? Okay, since nga magamit ra man kag wood for partition, so wala man na siya wall footing ang wood partition. Okay. So sa dire dapita, I suggest nga butangan nako siya og concrete wall. So I assume dire dapita is concrete wall, especially ang dire sa may toilet. Ang sa toilet it should be nga concrete wall na siya. So pwede ang bedroom dili na siya concrete, no? Gawas lang ang kanang exterior lang nga part, no, sa imong bedroom, that is the concrete. Pero dire sa kanang iyang murag partition niya, pwede na lang siya dili concrete. So pwede nimo na siya walaon. Okay? So ato lang siyang i-continue ang pag delete sa mga unnecessary. Kini siya is the kwan man siya, no? Lavatory, no, for the kitchen. So pwede na to na siya tanggalon. So ang mabili na lang nato dire is ang ato ang wall, no? Right, so we are now begin the positioning of the column. Okay, so para sa one story nga building class. Okay, so typical na sa kuan sa one story nga building ang mag-provide og column nga 225 by 225. So that is 0.225 by 0.225 na column. So square column na siya, no? So to create the column, so we have okay, rectangle. So ang iyang dimensions niya, so type D. So that is 0.225 by 0.225. So yung nga nakadako ang iyang square column class. Now kung sa kuan class, pangutan na, sir, pwede ba ta mag kuan, pwede ba ta magbutang og dili square column? Okay, so pwede ta mag dili mag square column, no? So pwede ta mag rectangular, but in this case, so much safer kung magkuan ta, no, kung mag gamit na lang ta og square column. Okay, anyway, so kung dako tong area, pwede ta mag square column. Yun nga lang, kung magamit man ta square column, good, mukaon man good siya og area sa ato ang floor area, no? Okay, so possibly na makuhaan na nga ito ang space, no? Tapos with regards siya ang aesthetics, medyo lain siya tanawon. But in this case, it is pwede man nimo siya ibutang outside, i-position outside ang imong column nga dili mapiktuhan ang imong floor area sa sulod. So just like this one, no? So i-position nimo ang column. Kaya ko lang ni siyang kuhanang himo lang kung copy per me. So i-position nimo ang column in this manner, no? Nga naa siya sa gawas. Okay. So dire sa gawas, so meaning to say ma-expose na siya, no? Okay. Pero okay, pwede ang ingon ani nga position, pwede pod nga ang iyang width niya is more likely since 0.2 man siya or 0.25. So pwede ka mag-create og section that is equivalent to this concrete area. So kung i-calculate nimo 225 multiplied by 225, so the result that would be okay, pangitaon sa natong calculator. Okay, so that is 225 multiplied by 225. So dapat na kay area that is equivalent to 50,625 square millimeter, no? Okay, so let us try some other sections, no? So let us say 150 by 300. So kulang, no? So kinahanglan na to, okay, butang na to 350 na lang. Okay, nakura po kayo. So ibutang na to 150 by 325. Kulang, no? Okay, so I guess ang 150 by 325 is the better choice, no? Although ang atuang area target nga kinahanglan is na lang siya sa 50,625. So since dili kaabot ang 150 by 325 nga section, which is 48,000 naman siya, so I think much better kung i-adapt na to ang 150 by 350, no? So unsa man ang kadako ng 350 nga section? So ang 350 nga section is almost mura na siya og kapareyag with sa wall, no? So dili na siya halata nga na ay kolom. Okay, so let us try other sections. Okay, so type D, that is 150. Okay, so since by meter man din nga to ang kuan, so that is 0.15 okay by 0.35. okay, so mo ni siya ang ato ang alternative nga to nga kolom. So ang pagposisyon nato sa tong kolom ngayon ani class, it is most likely nga dapat kuan siya, no? Kung nakaposisyon ta in this type nga kuan nga kolom, dapat na apod siya ipahigda, no?
So what I mean nga pahigda is that ingon napod siya ingon ani kay para mabalance pod ang iyang axis, no? Kay kung puro lang siya ingon ani tanan class ang iyang position tanan, so di pod siya maayo. Kay meaning to say, supported siya in this portion, pero pag idiri nga portion class sa may lateral portion, dili siya supported. So dapat naatay position nga kolom nga ingon ani, napoy position nga ingon ani. Kung gusto nato class nga dili ta magamit og square column for the sake nga ma-preserve nato ang aesthetic niya. Okay, so apply nato ni siya, no? So kini siya gamay lang ni siya gi-consume nga area. So let us copy. Ug atoa ni siyang i-butang diri. Yan, no? So gamay lang siyang na-consume nga area. So much better siguro, no, kung atoa ni siyang i-bold nato kay para klaro. So gamit ang polyline. So atoa siyang i- kaya ang polyline nato class naka-kuan siya, no, naka change na ang width into something na which is thicker, no? Okay. So so para ma-emphasize nato ang column, so we will use a thicker thicker line, no? Okay, so it is preferred nga each corner, not all corners, no, nga butangan nimo siya og column. Okay, so I think dire, no, pwede nato posisyonan og column ngayon na ni. Okay, so sa dire nga portion class, so from the different portion, okay, it should be nga pahigda. Kaya kung ipatindog na to siya, so pwede siya makasagabal sa tuang portahan, no? Okay. So since namatay kulong ni Redapita, so it should be nga magbutang tag kulong at the opposite portion, no? Okay, so pangutana, pahigda or patindog? So more likely patindog na siya kay para mahatagan na to siya og equivalent proportion ni Redapita, no? Equivalent support. Okay, so pwede man po nga dili ka magbutang og kulong dire, pwede ka magbutang og kulong dire, no? Okay, so dili nimo siya kinahanglan nga ipugos. Kay kung buto na naon class kung magbutang kag kulong dire tapos magbutang pagyud ka dire, so that would be nga dili na pod siya economical, no? Anyway, so dili man nimo kinahanglan magbutang og daghang keng kulong, eh, it's because ang imuhar man ang purpose naman aning kulong is para lang framework sa mga one story ang building, not unless kung naa kay second story, no? Or naa kay second floor. So but since then wala man kay tay gikarga nga bugat sa kuan sa taas, only the roof lang, so therefore so pwede lang ta mo gamit og less kulong. So I prefer nga sa dire nga portion dili ko magbutang og kulong. So ang kuan class, okay, totally what class kaning ang designation sa inyuhang kulong, ang ilang distansya nila apart, it's most likely mga naa lang siya sa mga distansya nga 3 to 4 meters. Ayaw ninyo sa gara nga imong 6, no, or let us say more than 6 meters, but kung ibutang nimo nga at least 6 meters class, magamit yung kagdako-dako nga section sa imong kulong. But to be safe, much better nga i-distansya nimo ang imong kulong by 3 meters or between 3 to 4 meters. Okay, so next is, okay, magbutang ko og kulong. Okay, naka-horizontal man ko diri, naka-vertical man ko diri dapita. So let me try putting it vertical, no, diri dapita nga side. Okay, although ang partition nako dire is wood, so I suggest nga imuon na lang nako siyang concrete. Pero pwede pod nako nga i-kwan class, as is na lang nako ni siya nga wood dire dapita, nga sagdaan lang nako nga musiwil ang kulong. But anyway, magbutang magyapon kag partition dire, so walay problema, no. Okay. So dire dapita nga part, since nagbutang ko og vertical dire dapita, ka horizontal, so magbutang ko og vertical nga klase nga kulong. Okay, vertical position niyang section. Okay, so to put this one, okay, dapat nakabutang siya centralized, no? Okay, so pwede po nga to siyang isibog na to siya dire, ipabor na to siya nga dili siya makasagabal sa ato ang area sa ato ang bedroom. Okay, next. Okay, pwede na wala tay kulong dire sa may CR tapit class. Anyway, ang area sa tong CR is gamay raman, so dili siya problema, no? Okay, so next is, okay, ang distansya na to dire is all about, that would be, okay, equivalent to almost 3 meters, right? Okay, almost 3 meters ang iyahang distansya. So preferably mga dire dapita, no? Magbutang taog kulong. Okay, so ang position natin, positioning nato sa tong kulong is more likely butang nato as vertical ang yapon, no?
Okay, kung mag-position man lang gani mo pulong class, take note nga dapat na sila'y common section, no? Nga magtungod sila. So, para sa ni. So, kini nga line, kini nga portion dire, so, mo na ang ilahang murag common nila, no? So, maigo siya dire, hangtod sa maigo siya dire, no? So, naa sila'y portion nga gitouch, no? Okay, so, dili pwede nga isibog mo ni siya nga wadili sila magtouch, no? Dapat na ay portion sa kulong nila nga magtungod sila, no? So, para dili ni siya makasagabal, I think ipamur nato ni siya nga dapat di siya makasagabal sa gabal sa tong kitchen. Okay, so since then, portahan naman ni siya dire dapita, so I think dili man siya makasagabal, no? Instead, dire dapita is kuha naman ni siya sa portahan, kanang murag door frame, no? Door frame. So, okay lang. Okay, next. Okay, shall we provide a column right here? So, pwede, no? But since then, nga medyo kargado naman tagkuhan dire, kining naka-lateral na column. So, okay, we provide a vertical. Now, sa dering a portion class, okay, so, kinidil dapita is more likely nakabutang matawag ka ng mga cupboard na siya dapita, di ba? Okay, so, since then, nga, kung gusto na itong kuhan, di ba? Mga ito kayo sa floor plan. So, dire, di ba, is your lababo, no? Okay, di labatore. So, kung mag-provide ko o column dire, tapos ang dire dapita nga side sa above niya portion is more likely kanang cabinet siya, no? So okay lang siya, no? Muhaong raman na pod ang kulong, design sa tong kulong dire sa iyahang cabinet. So dili man pod siya makasagabal pod sa tuang bintana, no? Kaya kung pwede man pod siya nato ipakuha nato dire, ipa horizontal, yun nga lang is when it comes to structural strength, so dili siya supported at this portion. Dapat more likely kung magbutang ta naka-alternate. Kung square column ang inyong gigamit class, dili mo magproblema sa positioning sa imong nani, no? Either you decide horizontal ba or vertical na pagka-positioning siyang section. So kung square lang siya, since parehas naman na siya, so butang lang ka, no? Okay, so dili ka magproblema. But since then, we choose a different section. So ang atuag yung tanaw na to is para dili siya makasagabal sa tong aesthetics, no? Okay. So ang atong style na column should be pwede siyang i-place na ito dito lapita. Okay, so di man siya makasagabal kay pag-abot dire, cabinet naman eh. No? Cabinet. So, next. Okay, nanatay kulong dire lapita ng side. So, ang kulang na lang dire is ang kulong para dire, no? So, wapunta, magbutang tag kulong dire para dili. Okay, so, ang problema is para dili siya makasagabal. So, much better siguro kung magbutang tag kulong at this portion. Since this one is a concrete wall. Okay, so para na mo support siya ha, kinanglan nato magbutang og kulong para dire. So it is important class nga butangan identify ninyo ang kung asa tentatively sa inyong hangkuan, sa inyong paminaw kung asa ninyo dapat kinahanglan butangan og support class, no? Ang inyong portion sa inyong kulong. Okay. So now para magkuan sila class, mag-coincide. So kinanglan nato siya i-position na dili sila makasagabal, no, sa itong aesthetics. Okay, pwede po din mo siya i-centralize direct class, but anyway, kuhaan mag-uni siya CR, mag-uni, so wala'y problema sa CR kung kuhaan na ito siya og area. Okay, so atuwa siyang i-centralize. Okay, centralize pa na ito. So, okay, para ma-centralize na ito, kinanglan na ito siya mag-imog line dire. Okay, para allocate na ito ang iyahang center. Okay, so centralize na sila class. Okay, next. Okay, sa para dire nga part. Okay, pwede ito magbutang o kulong dire. Pero, it's quite risky. Kaya medyo gamay ang ito ang area sa itong CR. So, pwede man. Okay, so pwede ito magbutang o kulong dire, no? Yun nga lang, ang distansya na dire is medyo gamay ra, no? So I think much better kung atong location sa tong column, next column is dire dapita nga part, no? Okay. So to provide a column, so magkapi ta og column nga naka horizontal dire dapita nga side. Okay, so isa sa mga hunaw-hunaw po ninyong i-consider class nga pagbutang sa kulong na to dire is ang location sa inyong mga trusses, no? So at this portion class,
Ang atong location sa atong truss is more likely located somewhere here, no? Since nga ito ang design sa atong atok be somewhat half ani, no? Mura siyang katunga, no? Okay. So, kung tanaw na ito ang forma sa atong atok, naadili tapita, no? Okay, naka-designate siya adili at this portion. Okay. So, importante nga dapat ang location sa ato ang truss, it should be somewhere at the part of the column. So, dapat i-position na itong tama ang ato ang column, no? So, sa dire nga part class, okay, magbutang ko dire og truss, magbutang ko dire truss, tapos magbutang ko dire truss. So, ang truss class, kinahanglan magunitan na siya pirmi og column, no? Okay. So, I propose nga para magunitan siya pirmi og column, anywhere dapat matouch ang part sa truss sa column, no? Kaya ang column, ang kanayang reinforcement na niya, maumanay mo ang class sa imuhang bottom cord, sa imuhang truss. Okay. So, butang ko truss dire, truss dire, then truss dire. Okay. So, ang para sa dire nga side, so magbutang ko og truss dire. So, okay unta magbutang ko og column dire. Pero since then nga medyo ang distansya niya is somewhat okay, pwede man pud ka magbutang dire og gamay nga column. Pero unnecessary magud siya kay makaya naman pud masuk, makaya man siya nga suportahan sa imong wall, no? Okay, ang truss. Okay, so para lang dire dapita nga side. So, I think ang posisyon ako sa column dire. So, dili siya dapat dire, ah. But dire, no? Okay, so okay lang siguro, no? Magbutang ko kulong dire dapitan nga side. Okay, so magbutang ko kulong dire. Okay, so nag-decide man tanga kulong ako ni siya, concrete wall. So I guess kinahanglan nato ni siya i-appeal, no? Pero kung ato ang partition nato dire sa mga bedrooms is somewhat wood lang siya. So pwede nato ni siya tanggalon, no? Okay, so sa kuha lang is sigasyon na ko ni siya nga concrete wall ni siya. So ako na lang siyang i-appeal. So every wall, every concrete wall dapat na siya footing, no? Okay, so typically class, ang ato ang section sa tong footing sa ato ang zucalo is more likely na siya sa mga 0.3 to 0.4, no? Ang iyahang width sa iyahang footing.
Okay, so buhaton nato later on ang ato ang design sa atong wall footing later. So right now, so we need to finish this one, no? So with regard sa size of foundation sa column, so the size of the foundation sa column is more likely na sa 1 meter by 1 meter, no? Ang iyahang footing. Tapos ang depth anak niya is actually na sa mga 1 meter also. Then the thickness of the footing, that is actually mga na siya sa 250 millimeters. Okay, so pangutan na, asa magka nagikan nga design sir? Well, actually, kinahanglan ba na mo siya i-calculate? Actually, ang kanyang ato ang structural, no? Gamit ang by manual, pwede po siya by staad. But since then, due to experiences, so nasanay na ka ba, no? Kanang bitong the usual. So nakabalo na ka unsay ideal na dimension. So ang kuan class, ang footing or ang column footing nga dimension nga 1 by 1 is actually that is good for high strength nga soil or soil that is having a good soil bearing capacity. Pero kung kuan siya class, medyo weak ang ato ang soil, so kinahanglan nimo nga mag expand sa iyahang dimension. Instead of using 1 by 1 nga section, so that would be pwede siya magamit o magamit ta og greater than 1 by 1 nga section. So either 1.2 by 1.2 or 1.5. I think 1.5 is kuan na siya, no? Medyo sobra na pod para sa one story nga building. Okay. So kini siya class is garage, wala man koy atop sa kong garage, so pwede na ko ni siya tanggalon. So okay, so mas nindot siguro nga buhaton sa nato ang ato ang Zocalo detail. Pero sa kuha class is na naman ko ikopya sa kong Zocalo detail, so pwede lang ninyo siya kopyahon, no? But kung gusto nato manong isa-isahon ginato buhat. Okay, so magbuhat ta, no? Okay, so the dimension for the Zocalo, so that will be depth niya is about 0.2. Tapos ang thickness niya sa footing is that will be 0.2. Then ang iyahang width siyahang footing is that actually mga naa siya sa mga 0.4 or 0.35, no? So 0.4 na lang, no? Okay, to be safe, since atong thickness na to is 0.2. Okay, so di magyapo na siya, di man na makaaray. Then we have, okay, gikan sa center. Okay, this is the center of the wall. So ang wall na to is thickness atong wall, that is 0.1, right? So that is 0.05. Mag-offset tao, 0.05 sa pikas, 0.05 sa pikas. Okay, so mag-drawing tao, concrete hollow block. So ang kuha na to class, ang dimension sa itong hollow block is 0.1 by 0.2 by 0.4. So 0.4 muna ang iyahang length, ang 0.1 muna yung thickness, tapos ang 0.2 muna siya ang iyahang height. So ang height na to sa itong hollow block class, okay, so nana siya sa, okay, mag-offset tao, 0.2, no? Okay. Tapos ang thickness ato ang aqua na to, kaning plaster, that is mga about 0.05. So offset ta og 0.05. Uy, magkaara kayo. So I think mga 0.01 lang siguro, no? Thickness ato ang plaster. Okay. So what will be the section para sa ato ang hollow block? So ang hollow block nato is nana siya 1 inch per medyo sa kilid, right? Di ba kung makita mo sa design sa hollow block, okay, we have concrete hollow blocks, no? Okay, so nana siya portion dere nga, okay, kini mo man siya usual nato nga hollow block, no? Okay, so nana siya hollow drilling apart. So actually mga 3 holes na siya, no? Tulo ka course, tapos na siya half sa matag kilid. So actually ang total niya is 4 ka bangag. Pero nana siya quandary class, no? Nana siya murag opening para dire para sa reinforcement, no? Steel bar. So magbabag man ka og kuan ani. Magbabag man pug kag steel bar ani. So kung magbutang kag steel bar each, no, kada hollow block, na pug kay ibabag nga steel bar. Okay. So I think ang paglatag sa steel bar, that would be every 2
layers, no? Depende, no? Every, pwede every 2, pwede every 3. Okay. So, depende sa type of reinforcement. Okay, balik ta sa CAD. So, na siya eh. Okay, pwede lang natodrawing nga nato siya. Upan rin, no? Kanang opening. Okay, mirror lang nato. So, to mirror, MI lang, no? Okay. So, ato siyang eh. Magamit tag polyline. Okay, so, morning akong buot pasabot nga 1 inch class. Ang kinangyahang distance siya dire eh, is worth of 1 inch, no? Ang thickness niya dire ah. So, 1 inch. So, ang total ano niya is 0.1, right? So, ang 0.1, that is actually 100 millimeters. So, in 1 inch, that is equivalent to 25 millimeters. So, therefore, upat ka 25, so that is 0.1, no? Or let us say 0.1 meters or 100 millimeters. Okay. So, kinesia class is worth 25 mm. So, therefore, mag-offset ta og 0.025. Okay, so muna siya ang katong hollow block. So, gamit ang polyline, i-trace lang nato ni siya. But ang atong polyline nato, i-change nato ang yung width para sa medyo nga mas gamay. So, I think 0.01. Okay na siguro na. Okay, kapal gapon, no? So, change nato ang width. Okay, lapad na kayong 0.01. So, that is 0.005. Tapos 0.005. So, ngayon, no? Okay, I guess, okay na ni siya, no? So, we will consider this one as a block, no? So, pwede nimo siya i-group. Tapos, okay. Then, since nag-group na nato siya, i-copy nimo. Okay. So, para mas dali siya buhaton class. Okay. So, i-copy nato siya, CO. Tapos, i-click nato dire, no? Na corner. As your reference point. So, para, nga na siya automatic na allowance dire, no? So, kada click nimo dire sa next hollow block. So, na siya allowance. I guess, okay na ni siya, no? Ingo na nilang katason. So, dilinin mo ni siya, i-exaggerate kayo ang iyahang length class. So, putulo na ito ni siya dire. So, ang depth sa ito ang one class, sa ito ang Zocalo, is more likely, depends, no? Pwede isa kahalo block ang lubong, or that is equivalent to 0.4, no? 0.4 ang iyahang depth. Anyway, i-change na ito later on na ito ang dimension. So, pwede mo ta mag-change of dimension. King. Kung medyo dako, no? So, pwede mo mag-create og sarili nimong dimension. Yun. Okay, nananala yung Zocalo daw dire. So, pangitaan na lang nato. So, para sa Zocalo, okay. Set current, then close. So, point to, no? So, by the way, class, since nga naman, butang mapunta at plastering dire sa atuang wall, so, mag-offset ta og 0.01. So, 0.01, that is the equivalent thickness sa atuang plastering. Okay. So, ato lang ni siyang i- remove ni siya nga line. O, mag-imo taog line para sa tuang ground. Okay, so this is butang tag text. Okay, this is in GL. Okay, change na to ang yahang gamit siguro tag area C.
Okay, outside class, that is the NGL. Okay, so take note class, nagikan sa NGL na atay, kaning, gi-elevate man nato ang atong floor by 0.3, no? So, gikan dire. So, nag-elevate taog, 0.3, right? So, gikan sa natural ground line, so, pag-abot dire, is dire ang imuhang para sa, okay, para sa level sa imong floor. Okay, muna siya ang imuhang floor level. Okay, so ang thickness sa imuhang concrete floor class, that is actually 0.1 lang, no? So, offset ka o, 0.1. Alright, so, 0.1. So, muna siya ang imuhang concrete floor, no? Sa imuhang, sa sulod, no? So, imuhang muna siya. Okay, so what about the reinforcement para sa imuhang footing? So, ang reinforcement sa imuhang footing, so, ang concrete cover ni mo sa imuhang kuwan class, imuhang footing, is actually nasa mga 0.075. So, kung mag-offset ka o 0.075, so, dire ni mo ma-assign ang okay, 0.075. Okay, so this is the murag boundary sa imuhang kabiring sa imuhang footing. Okay, so what will be the reinforcement for your footing? So, ang imong buhaton dire is maghimo ka og bakal that is naa siya 10 mm nga bakal, no? So, maghimo ka og line which represents your bakal, no? So that is offset taog since kwan man na siya 10 mm, so that is 0.01. So offset ka 0.01. So mo ni nang imuhang bakal, no? Okay. So dayon, ang imuhang bakal nimo all throughout para sa imuhang wall, okay, horizontal bar nga reinforcement sa imuhang footing, that is 10 mm. So maghimo ka og circle. Okay, nga ang iyang diameter niya, so type D, diameter niya is equivalent to 0.01. Okay. So, there are a total of 3, no? Tulo ka, 10 mm, ang imuhang ibutang. So, isa dire, o isa sa middle, no? Ang purpose sa middle is, mauna siya i-hook sa imuhang vertical bars, no? Sa imuhang hollow block. Okay, so magbutang taog bakal dire sa tunga na portion. Tapos i-mirror lang ani mo siya. So maghimo taog curve, no? So ang atoang dawel, ang atoang kwan ato class kanang iyang lapas niya dire o kanang iyang hook niya. So I think ideal siguro is mga equivalent lang siya sa 0.1, no? So maghimo tag loop hook nga equivalent to 0.1 or 0.05. Medyo taas na kayo ang kuan. 0.1. Okay, so 0.05. So this one is 0.1 ang thickness. Okay, so next is okay, atuan niya siyang i-trim. Okay, sunod na itong button was sunod na itong button is to maghimo taog kini, no? Fillet. So, i-fillet na to. So, specify sa nga itong radius for fillet. That is a radius of 0.01. So, click na to ang corner lines. Okay, murag gamay ra kayo, no? So, ato ang mag-fillet ta. So, type F. Tapos, radius is 0.02, no? There. Uy! Lapas, no? So, sab. Okay, fillet ta, ang radius is 0.050 na lang. Okay. Fillet pa, no? Yun. So, ito niya siyang i-trim. Okay. Tapos, kini siyang apart, itong i-highlight, then itong i-mirror.
mirror ito nga sa ito ang circle. Okay, so much easy kung i-mirror lang mo siya, di ba? Okay, so copy na ito ng hook, tapos ito siyang i-rotate na naka-position siya vertical. Then ato siyang i-butang sa ito ang middle nga bar. So this is the bar or the vertical bar that is the reinforcement para sa ito ang wall, no? So offset ka o 0.01 kay 10mm na siya nga bakal, no? Okay, so this is your, okay, delete na itong tunga. So this is your 10mm, no, nga bakal. So nanatay 14. So kini siya medyo dako-dako kay ang text class. So pwede nimo siya i-scale. Scale nasakto lang, no. Then at the bottom portion class. Okay, so nanatay gravel, no. Okay, so ang thickness sa gravel is actually mga 4 inch na yan. So that is equivalent to 0.1. So 0.1. Okay, so copy lang nimo ang width sa imuhang footing. So direct class is the gravel, no. So kinahanglan nato magbutang og hatch. Okay, pangitao nato ang pattern nga gravel. So I guess is change natong scale into 0.5. Okay, depende siguro kung. Okay, so change na to ang yung scale, kaya medyo di kayo siya maklaro, no? So, 0.1. Sige daw. So, okay na siguro niya siya, no? 0.1. Then, remove na to ang kininga lines. Alright. So ang sunod na itong buhaton is maghimo tayo bandere para sa ito ang i-hatch na ito. Okay, so ito lang siyang expand. Okay, para mas ma-appreciate na ito yung art. Okay, dayon mag-hatch ta para sa, okay, pwede man siguro nga dire na lang apart, no? Okay, di na lang yung siya pilang dire. Okay, so sa diringan lang ang portion. Okay, hatch. Okay, pangita ko na ito itong earth. Okay, circuit. Kuha na itong angle niya nga naka 45. Okay, ang pick points. This one. This one. Then, remove na ito na yung mga boundary. Okay, depende sa inyo class kung gusto niyo i-kuan. Hindi mo ganahan sa forma, so pwede niyo siya i-usabon, no? Okay, wala na. Right. So, ang reinforcement po nato dire para sa tuang kuan, sa tong floor is ang cover niya dire is 0.075. Offset, ha? Okay, so takura kayo. So mag-offset lang ka dire og 0.05. So this one is the location of your reinforcement bar. So reinforcement bar, so kuha na ito yung polyline.
Then i-copy na to ang hook. Then i-rotate na to siya, no? Dapat nakagunit siya sa portion kung asa na ay reinforcement. Now, ang composition na po dire class is pagbutang tagbakal sa every duha ka hollow block. So sa next nga hollow block ano siya. Di na lang siro ta magbutang upan thickness ani class, no? Atong lang explode. Kaya murag maot man, bagaar kayo. Okay, so don't forget nga ito ni siyang equal class, no? I-trim. So mas ma-appreciate na ito ni siya kung ito ni siyang i-trim. Inigapilan ni nga portion kay muna siya ang bakal. Okay, so kani siya class, kung tanaw ninyo, medyo hassle siya. So mas nindot ani class nga kining inyuhang wall footing, i-recycle lang inyo class kung just in case kung napamoy next ninyo nga mga project, no? So kung namoy next nga project, pwede i-copy paste na lang na ninyo. So anyway, kuha naman po ni siya. Kanayang mali yata pag-rotate na ako sa tungkol. So so pwede raman nimo siya nga makuha nimo, no? I-recycle nimo siya. Okay, anyway, parehas naman ni tanan o kuan, wall footing tanan, no? So tanan wall footing, parehas ra sila og design. So yun nga lang gyud pita is wala nagtunong ang ato ang floor from the location sa ato ang bakal, horizontal bars. So anyway, okay lang. I-assume na lang ito na kini siya nga bakal pagkabot sa actual, or pwede lang po nga since not for kwan lang, ang purpose lang nato dire is indicate raman nato ang kining zukalo, so pwede ato niya siyang ibaba, no? So iuyo nato siya according sa ato ang reinforcement. So make sure nga ang bakal nato sa ito ang floor dapat maghawid sa bakal nga gibutang nato dire sa ito ang wall. Hindi naman siya makita deh, kaya naman tayo vertical bars. Then we will put the text. Okay, we have to put the text and the dimension. So pwede po ang dimension class dito na nato siya ibutang sa atuang dere sa may structural nga sheet, no? So far mo lang sa ni siya ang atuang zukalo. So kabalo man ta pilang yang dimension, so for temporarily ibutang ta og mga dimension lines, no?
So this one is equivalent to 0.4. Tapos ang thickness niya is about 0.1. Okay, hindi siguro gato ang distance yan. Then we have 0.2. Tapos we have a depth of 0.4. Now, kanisya class is ato lang siyang iikwa, no? Medyo dayaon na lang natong dimension. Kaya since actually dili magini siya 0.3, it should be 0.3 gini siya. But since then, para ma-represent lang natong nagtungod ang iyahang kuan, bakal diri. So, ato siyang dayaon. Ibutang nato siya nga 0.3. Okay, so unsa ning NGL? NGL stands for natural ground line. Okay, so dire is okay, finish floor line. So ang dire, atong ibutang nato ang specification sa text, no? Okay, so kini siya is we have 10 mm. Okay, vertical main. Okay, vertical width, 10 okay, vertical bar space at 0.6. meters with 10 mm horizontal bars spaced at 2 layers. Okay, so dili mo magamit og gwapo-gwapo nga text direct lang sa kanang font kay medyo atong purpose nato dire is masabtan siya, no. Okay, lain kay na magamit kag font nga di masabtan. So mas gwapo nga simple lang a font. Tapos dire is 10 mm diameter USB bed bars. Based at 0.6. Three 10 mm. Sabot aning 3 class, 3 pieces of 10 mm. So
kan man siya 10 mm 10 mm, so tulo, no? Mm diameter. Okay, so mo ni siya ang para sa inyo ang Zucalo class. So mana mo sa inyo ang Zucalo. So save. So we'll continue next, no, later. So patanahon man sa to ang foundation plan, no. So pwede man, I think pwede naman yata na mo i-continue nato ning ato ang foundation plan. So we have i-offset lang nato ni siya since nga ang atong kuan nato is 0.4. So kini siya is 0.1. So gikan sa center dire, so I think atong additional nato dire is 0.15, no? So atong i-offset is 0.15. Okay, 0.15 by 0.15, 0.3. Ang thickness atong wall is 0.1, so okay lang, no? So that completes the 0.4. Okay, kung itong i-measure nato siya, so ang thickness niya is 0.4. Okay. So offset nato, no? Okay, di na ko mag-gets nga nung dili siya ma-offset. Okay, so para masave mo sa kwan class, effort nga inyo siyang i-extrude, tapos parang i-meet bitawin mo siya. So gamit na lang mong fillet, no? So type ni mong F, make sure nga i-change ni mong radius into 0. So after that, so fillet, so i-click lang ni mo ang duha ka lines, so intersect na sila, no? So gamit lang mong fillet na kung i-meet ni mo sila. Okay, para masave ang inyohang time o effort.
Okay, so wala na siguro, no? Okay, so mo ni siya ang ato ang putin para sa ato ang wall. Okay, napadi ay, no? Okay, so later we will continue the column footing. So save your work. Right, so na lang ko i-change gamay class ato ang ibutang nato nga structural column. So instead nga magbutang og column dire, i-position na lang ako siya dire. Okay, so to make this portion, this area right here supported by a column, then also I guess kung asa dapita nga tong partition sa tuang roof, so usually dire man yun, so at least na ay kulong maghawi dire sa dire nga truss and also at this portion, no? So magdagdag ko additional kulong dire. Okay, so let us check, no, kung how many columns that is positioned in latitudinal in longitudinal and latitude form, no. So first is unahon nato ning naka vertical, no, or let us say longitude. So we have 1 2 3, okay, 1 2 3 4 5 and 6. So there are 6 columns nga longitudinal ang forma. Then how about kung latitude? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, tama pa kung ihap? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So all in all, we have a total of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So more likely, kinala na ito o 7 ka longitudinal columns and 7 latitude columns. Okay, so yan po balik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so 7-7 sila. Okay, so 7 ka latitude nga sections and 7 for longitudinal. So I guess amon siya nga tong sakto nga foundation plan. So ang kulang na lang ani is the atong kolong footing, no? Kolong footing. So first ana, before ta mag-provide o foundation plan, kinahanglan makahimo sa taog kolong and footing detail. So human nata sa atuang zucalo detail or the wall footing detail. So isunod na nato ang atuang kolong and footing. So ang atuang kolong and footing is usaron man atuang design. So we'll just simply make use of a typical design for the structural of the one story building, no? When it comes to kolong and footing. So isa lang atong section, isa lang po ang atuang footing. So pwede man ta mag-change yung footing class, pero depende na, no? Dili man po siya matawag po siya nga economical kung mag-usab-usab ka o one, no? Kining section. Not unless kung imugid siyang i-compute, imugid siyang magawas. But to make it easier para i-construct, uniform lang sila tanan para di po maglisod ang imong mga trabahante. So imuon na lang na kung atypical sila tanan, no? Isa lang ilahang design. Okay, so let us begin, no, creating the column and footing detail. So as we know nga, ang ato ang column nato is 150 by 300, no, ang ato ang section sa tong column. So that is buhat taog. Okay, so 300, so that is 0.3. Okay, makapya ta kwan, kapya taog kining isa ka section. So much better nga ang i-view ni mo class is ang sa may 300 nga side instead nga gatong sa 150. So same lang gyapon ang pagka-construct sa column and footing detail. It's almost the same as the zucalo. Pero yun nga lang, this is a column and the footing. So just like what I've said before, that the section of the footing that we are going to use for the column is
one by one, no? Okay, so we have 1 meter. Okay, so button sa nato siya blindly. So 1 meter. Okay, dayon ang iyang thickness, siyang footing that will be 0.25 or 250 mm. Okay, next thing we need to do is we need to create a rectangle para sa to ang boulders. Ang boulders na to class, ang thickness na to boulders is similar lang, no? That is 4 inches. So that is okay, rectangle, a dimension of 0.1 by 1 meter. Okay, so kinanglan lang nato si rotate class kay medyo limaw. Okay, so the purpose of this one class is to create a boundary para sa ato ang gravel na hatch, no? So, pwede ta magputag daag hatch para mas ma-understood nato nga gravel na siya, no? Okay, so tanggalon na to ang boundary or pwede unya na lang kay magbutang matag dimensions. Okay, next ang sunod natong buhaton is the reinforcement. Now sa reinforcement class sa one story nga building, so I think the 12 mm will suffice, no? So okay na ang 12 mm, but more likely okay na pud na siya ang 16 mm, upat ka buhok, no? Okay. So I guess murag kuan man pud kung tan-aw nimo ang pinaka least man gud niya nga kuan nga dimension is 150. So I think that will be 12 mm na lang, no? Okay, anyway, one story raman ni siya nga building. So, di nimo siya kinanglan o reinforcement yun nga tinagpo nga bakal, no? Which is 16 mm. Ang 16 mm is more likely fit lang na siya for 2 to 3 story na building. Okay, so if you might recall, the underneath cover sa ato ang footing, that is 75 mm. So, offset ka og 75 gikan sa baba. Okay, so 0.075 di ay, no? So, ato lang sa ni remove ding ato ang boundary. So, offset ta og 0.075. So, dili 0.75 ba, 0.075. Okay, next, kay mo ni siya ang ato ang clear cover para sa tuang footing. Next is the clear cover para sa ato ang kulong. So, ang clear cover sa tuang kulong is more likely na sa 30 mm to 45. So I guess pinaka-safe nga ibutang na ito ang clear cover is 45. Kaya nga ito ang part sa ito ang kulong is nakalubog man siya sa yuta or expose siya sa kuan kanang moisture, no? So therefore we will use the 45 mm nga clear cover sa ito ang kulong. So mag-offset ito 0.045. Okay, so sama sa kong gimension earlier that we will make use of a 12 mm nga bar, no? So therefore, mag-offset ta dire gikan sa kining clear spacing. So offset ta 0.012. Then of course, ang kuan niya. Okay, ang iyang ang bed bars that will be equivalent to 12 mm, no? Kuan bakal. So I guess lima ka kuan, no? Lima ka lima-lima, no? Lima-lima ka 12 mm. So that is magbutang ka dire og circle. Okay, we have a diameter of 0.012. Okay, so the size or the length of the hook, that would be 0.05, no? Or 50, or let us say 2 inch. So 0.05.
Then we need to fillet this one. So having a radius of 0.02. Okay, mulai gili 0.02. So we have 0.015 na lang. Then atuan ni siyang ikuan, i-mirror. Then also ang bars dere. Now if ever man nga naamoy kuan dere class, naamoy kuan sa bakal. Now ang minimum spacing sa ato ang bakal dere sa bed bars is more likely nasa 0.2 or let us say 200 mm. Okay, that is the ideal distance for the footing, no? So dili kinahanglan nimo nga dikit ang ilahang distansya. Okay, over kuna na siya, over reinforcement na siya. So wala na siya para sa iyahang compressive, no? Okay, so the purpose of this one is para sa iyahang tensile, no? Okay, sa punching shear niya, sa punching stress niya. So more likely ang purpose mangid sa bakalan is para mag-provide og tensile, no, sa ato ang kuan, since nga ang column nagpasan man na siya og kuan vertical force, no, na concentrated load. So mo na ang iyang ipasa dito sa foundation. So foundation mo karga ana. So that is mahimo siyang kuan, no, mahimo siyang tensile para sa ato ang foundation. Ang foundation nato, as you can see, nga ang iyang porma na niya is actually naka flat, no. Okay. So okay, so let us just simply finish this one. Alright, ang sunod na po nato sa to ang reinforcement during apart is ang bakal para sa to ang kulong. Sa to ang kulong class, since nga ang section niya is 150 by 300. Okay, so ito ang siyang i-offset, offset of 0.045. So let us check kung pwede ba ta makabuhat or makabutang o duha ka bakal dire. So I guess pwede pa ta makabutang o bakal class, since ang distansya niya is 60 mm. So both sides pwede tayong makabutang og duha-duha ka bakal dire, no? Okay. Okay, pwede atong gamiton na tong bakal is 4 ka 12 tapos 2 ka 10, no? Okay, so we have 0.012. Malda ko kayo. Then magbutang tao isa pa ka bakal, no, which is a middle, that is 0.0. Okay, i-specify sa nato nga diameter siya 0.0. Then right, so ato lang ni siyang i-mirror. Then i-mirror. Okay, take note, napatay na limta, no? Naman day tayo lateral ties. So ato lang saan ni siyang ipadaplin. I-insert na to ang lateral ties, which is magamit taog 10 mm para sa to ang lateral ties. So mag-offset tao 0.01.
Okay, so kung i-check na itong ilahang distansya dire. So I guess kaya pa man siya. Okay, so kung gusto ninyo nga makaless pod sa bakal class, instead nga mugamit mo og 12, pwede mo mugamit og 3-16 para direct, no? So instead nga ingon ani, nga medyo daghan na kay siyang bakal, no? Para sa kaninga section. So we have six vertical reinforcement, but if you look at the distance from both of these vertical reinforcement class, kay naa sila'y distansya nga about .03 nga which is pasar pa siya nga distansya, which is pwede pa ma-fit ang atoang aggregate, so dili siya makabuo gampaw, no? Okay, so as an alternative, pwede ka makagamit og tulo ka 16 mm, no? Okay. Pero to make it kung inguna ni dili siya economical class, kay nagamit ka og unong kabuk bakal compare sa tulo lang kabuk nga 16 mm. Okay, so anyway, nakagamit ang tulo ka 16 mm is because ang purpose mangod sa kuan ani is to fit on the section nga ato ang gipropose, no, which is 150 by 300. Di makakahimo og since ang 16 mm mangod is medyo larger, no, so dili ka makaproduce og 4 ka 16 mm. Okay, so dili ka kagamit og 16 mm, not unless kung ang imuhang kulong nimo is square, no? Kung square siya, makagamit kag 4 ka 16 mm. But since then nga kini siya is rectangular, so you'll make use of smaller diameter vertical reinforcement. So para dili pod ma-compromise ang iyang distansya nga makasulod pa ang aggregates. Kaya nga tuang kwa na to, spacing for each reinforcement is about 25 mm, no? Okay, so ang nakabutang dire is napaman siya sa 30 mm, so suwak kay siya. So ato alang i-fillet. So 10. So radius is 0.02. Okay, radius is 0.01. Outshell brother. Okay, half sub shell, half sa okay, 0.06. Fillet radius 0.06. Okay, radius is
Okay, so mag-create tag hook diri class which is equivalent to 0.05. Tapos ang hook nato is naka-project siya or let us say naka-rotate siya at 45 degree. Oop, di siya pwede. Okay, 30 na lang. Okay, magamit siguro kag 45 pag square siya. Pero kung rectangle, so that is 30. Okay, Japon. So, 20 na lang. Okay, so mag-upset na direct class o about 0.01. Okay, this one is para sa tuwang lateral ties. Okay, pangutan na, sir, kinahanglan ba gid ang lateral ties nakagako siya sa kuwan? Kinahanglan ba nga ang lateral ties ibutang nimo siya sa outside instead nga dito sa either? Okay, so ang kuwan class, ang lateral ties ibutang ginang nimo na siya sa gawas, no? It should be nga ang purpose sa lateral ties mo na siya mo gakos, no? Mo gakos ato ang vertical reinforcement. Dili pwede nga ang ato ang vertical reinforcement mao mo hawid sa ato ang lateral ties. Kaya tuloy ang purpose gid sa lateral ties mo na siya magsilbing belt, no? Para sa bakos ba. Okay, mo na mo kumpul sila ha. Okay, so dili gina siya pwede nga mabali nimo, no? Nga ibutang nimo sa sulod ang imong lateral ties instead ang vertical reinforcement ibutang nimo sa gawas, no? Okay, so we will begin putting the lateral ties dere dapita nga side. Since nga 10 mm man na siya, so we have to create a circle that is made of okay, 10 mm. I guess we need to remove this one. Kini nga tuwang boundary para sa tuwang lateral ties. Okay, nakaimo naman ta. Okay, so atuan ni siyang i-group. Okay, so ang first spacing sa lateral ties, it should be about 250 mm. So duha ka buok spacing sa 50 mm. So we have, okay, we need to copy this one. Okay, having a distance of 250 mm. So we have, okay, so second, that is placement distance, that is 0.05. Then another 0.05. Okay, so that is 250 mm. Next is we have, kung gusto ninyo detalyado ng spacing class, you can go with 75. Or dapat ang counting niya kay similar sa kanang section bitaw sa ato ang kulong, beam,
So it should be in by inch ang iyang interval. So let us say unsa nang mo pasabot niya by inch. So in terms of millimeter, that is 25, 50, 75, then okay, next sa 75, that is 100, then 125, 150, 175, 200, okay, like, just like that, no? So karon, okay, we have, okay, ang una natong spacing is 50 mm, so that is equivalent to 2 inch. Ang sunod nato nga spacing is, pwede ka mo diretso 100 instead nga muagay kag 75. Okay, so okay lang siguro, diretso ta og 100. So in terms of 100, since ang ato ang length sa ato ang portion nato dire is more than about 3 meters. Okay, so pwede ta nga maghinay-hinay, mag-go ta into 75, no? Pero sa 75 na spacing class, we just simply create two spacings of 75. Pero para dili ta ma-hassle class, okay, naamoy choice, no? Kung moderate sumog 75, kung mod 75 mo, amuagi mong 75 or moderate sumog 100. Okay, so sa kanisya class is for the sake lang makakreate ta. Okay, so based on the actual, okay, moderate sumog na lang kung 100. So parawan ay dagang storya, no? Okay, so pila ka book 100 niya spacing. So I choose to create a 5, no? So 5 ka spacing na 100. So we have displacement. So 0.1. Okay, so nanatay first 0.1 nga spacing. So next is 2, 3, 4, and 5. Tama ba? Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sunod sa 100. Okay, so we go to 150, no? So ang akong interval nini is 50, 100, 150. So sa 150, that is mga 5 lang gihapon, no? So 0.15. Okay, so ang kwan class, ang maximum spacing ni modre dapita sa imuhang kulong, okay, magdepende na siya sa imuhang least dimension. So take note class, ang least dimension nato sa tuang kulong nato is 150. So 150 na ang ato ang final, no? Okay, so sa kini 150. So therefore, up to the middle portion, so 150 ang ako ang gamiton nga distansya sa kuang interval sa lateral ties. So di na ko muadto og 200. Kaya ako ang least dimension is 150 man. Pero kung 200, kung ang iyang section niya is 200 by 300, so ang ako ang least, kung ako ang kuan ako class, maximum spacing sa kuang lateral ties, that will be 0.2. Kaya kung least spacing is 200. Okay. So muna ni, no? Okay, so let us specify the dimensions. Okay, basig na tayo pandering, no? Para sa ito ang kulong. Okay, wala. So ganito lang nato ni siya, as is lang yapo nato, no? Ang dimension, ang dimension na gamito nato is para sa itong footing. Okay, wapatanaw man dire. So naapatay buhaton dire nga hook, no? So ang hook dire nato class is equivalent na siya into 0.05, no? So ang hook nato dire is 0.05. Oops, mubo ra kay 0.05. I think 0.1 siguro. Okay, as long as okay, not necessarily nga specific kasi imuhang hook dire sa imuhang connection between column and footing. As long as nga ang imuhang kuan nimo, ang vertical reinforcement nimo sa imong column dapat naka-attach gid siya sa imuhang reinforcement sa imong bed bars, no, dire sa imuhang footing. Okay, so dili enough ang iyang 0.1 or 100 mm. So let us go to okay, mo na to siya o 0.2. Okay, so I guess 0.2 is enough, no?
0.06. Okay, so mga lang niya siyang i-mirror. Okay, napatay isa ka vertical reinforcement class kining 10 mm, no? So we have C. Okay, specify the diameter, so that is 0.01. Okay, so we are done doing the column and footing. So ang sunod na to is to specify the depth of the foundation. So ang depth sa itong foundation is naa siya sa 1 meter. Okay, from the natural ground. Okay, so from the natural ground, okay, specify na itong natural ground. Okay, so take note class, kung mag-design mo o kuan, footing, column footing and the wall footing, make sure nga tanaw nimo ang ilahang depth, no? Okay, so ang depth nako sa kuang column sa kuang wall footing is all about kuan siya, no? 0.5 including the gravel, no? Okay, so we have 0.4 plus 0.1 na thickness sa gravel, so total of 0.5. Make sure nga dili siya maabtan sa tuang or just naalang siya sa above sa tuang footing sa tong kolom, no? Okay, so kung tanaw ninyo is nasa 1 meter ang depth, so more likely gikan sa natural ground, so ubos ta, tapos kung ikuan i-assume nato na diri ang atoang kining wall footing, no? So dili siya mag no, dili sila mag-conflict sa depth, no, sa imuhang kolom and footing. So ang wall footing nato nara sa ibabaw sa tuang kolom footing. Okay, so ang sunod na lang nga ito nga ikuan, tiwason is the elevation, no? At itong iyahang floor level. So kini siya is NGL. So we need to specify the NGL and the finished ground line. Okay, so we need to complete this one. So itong specify na ito dire na naatay 4 inch nga gravel. Okay, so kini siya class is naka section view ni siya. Kaya itong gidrawing nga ron, naka section view. So ito ang increase na ito yung height. So that is 0.1.
Okay, so doon natay doon ka klase nga drawing sa kwan class sa tungkol ng footing detail. So natay section, natay plan. Okay, so medyo na lang tayo correct sa itong section class. This one is about 0.15 tapos 0.35. Okay, so as you might remember, ang itong section is 0.15 and 0.35. So ang kini is 0.30 lang. So at wala nga siyang i-adjust, no? So ato ni siyang i-adjust, i-move na to siya by 0.05 or 0.025.
Okay, so ang plan nato class para sa to ang column and footing detail. So we'll create a rectangle. Then we have to input the dimensions of 1 by 1. So ito siya i-centralize. Okay, so first things first, so buhaton nato ang atoang drawing para sa atoang mga bed bars, no? So take note ang atong spacing nato dire again is 0.075. Then we are using 12mm na bed bars. So offset ta again of 0.012. Okay, another pod, 0.012. Okay, na to siya, explode. Okay, kini siya, class mo ni siya ang ato ang bakal, no? Okay, so at this portion, mag-imo taog, hook na lang, no? Okay, we have a hook. That is, ang radius niya is 0.012. But first, din mo sa tag-circle. Okay, malang hook niya is 0.05. Now, in some cases, class, to determine the hook para sa imuhang bed bars, magdepende po na siya usahay sa imuhang thickness sa imuhang footing. No? So, sama dire, ang thickness sa imuhang footing is 0.25. Now, ang kuha na na, class, ang considerations ni mo nga imuhang basihan para sa imuhang hook. Sometimes, ang hook nga, ingunani ang iyang posisyon or ang hook ni mo is naka-vertical lang. No? So, paras bitawani, if we try to offset of 0.075, tapos mag-offset po dire, so ang mabilin ni mo nga distance gikan dire, so that is your length sa imong hook, no? So pwede nga imong bed bars na nakaingon ani instead nga nakaporma siya hook, no? But okay, so ato na lang iposisyon nga ingon ani. Okay, more likely ang hook mangon nga ingon ani is somewhat naka-projected ni siya in 45 degrees sa actual. Okay, so considering the actual, so ato ni siyang i-vertical na lang ato. So offset ta og 0.0. So, okay, sa actual class, that is naka-project ni siya into 45, pero pag-abot sa kuan, in some cases, vertical na siya. Okay. So, dire, i-project na lang na to siya na naka-45. So, rotate na to. Okay, naka-project siya as 45. Okay, so let us do some offset. 0.012.
Right? So, gapo siguro gatuan ni siyang color and glass para dili ta mawala. Okay, so as you might see, you might notice class na ato ang distansya nato sa tuang bed bars is equal to okay, ang ilahang spacing is equal to 0.2. Okay, so mag-mirror ta. Okay, ato ni siyang i-group. Then, ato ni siyang i-mirror para sa other na side. Then, okay, mag-copy ta. O, maghimo tag spacing for about 0.2. Okay, so copy tayo eh. Tapos ako siyang i-mirror. Okay, dahil yun natin siyang i-copy. Okay, holding yung shift. Then, copy. Then, yun siyang i-rotate. So, rotate ninyo siya o 90 degrees. Then, natin siyang i-place na to. Okay, somewhere here. Okay. Then we have to put the column at the middle. So asama nato na malukit ang middle. So kung i-base ninyo dire, mo triangle siya tapos direkod. Dapat mag-meet na sila at the midpoint. Okay. Susunod na itong buhaton is to remove this one. No? Tapos, ato ni siyang ipang trim. So, dapat ang mag-focus lang na itong view nila is the column. So, to do that, okay, since nga nakagroup man ni siya, ato ni siyang i-ungroup. And also, at this portion, ato ni siyang i-ungroup. Okay, kung nakagroup man ko na siya, class, dili na ni mo siya matrim. No? Okay, so, you can do the trim now. Okay, ato naman siyang na-ungroup. Then, remove the unnecessary lines. Right? So, after this, okay, specify the dimensions. Okay, specify the dimensions of the column and at the same time, the footing. Okay, so napatay idagdag na text dire. So, ito ay siyang specify ang vertical reinforcement. So, ang vertical reinforcement na to is specify na to nga okay, we use K4-12mm diameter. Okay, 12mm diameter and K2-10mm diameter. Okay, RSB, vertical width, 10mm lateral ties. Lateral ties, okay, space at 2. Okay, space, kuha na lang itong at K2 at 50, then 5 at 100. Okay, then rest 150 mm. Okay, rest at 150. So, what pasabot ani class that on the section of 150 by
350 mm na column. So we are using 4 12 mm diameter bar and additional 2 10 mm diameters at the middle portion sa imuhang column. Then we are using a lateral ties which is spaced at 2 at 50 mm, 2 spacing at 50 mm, then 5 spacing at 100 mm, and the rest is 150 mm. Okay, dayon, direta sa ato ang bed bars. Okay, don't forget to put the label. So, kung kini siya is section, therefore this one is the plan. Okay, so itong specify na to nga K5 12 mm, K12 mm diameter, KRSB. Bed bars spaced at K evenly space at both sa bed bars. Okay, space at both. Okay, both ways. Okay, don't forget to hatch the portion of the ground. Okay, so we are done doing the column and footing detail. So let us proceed to the foundation plan. Now, as you can see, naghimo tag foundation plan which is equivalent to natay dimension nga 1 by 1, no? So we have 1 meter by 1 meter. So ato na siya ipang butang sa kada column. Now, ang pagkaplastada ninyo sa inyo ang kulong class, it should be nga, if ever man, no, nga may tabo nga nagplastar mo og kulong sa usa ka boundary sa lote, ang inyohang footing ninyo class, dili na ninyo ilapas sa inyohang boundary sa inyong lote. So, it should be nga dapat nakakuha na siya, no? Nga naka, let us say, nalang yapon siya sa sulod sa inyong boundary ninyo footing. So, more likely, ang itsura na niya is mura siyang cantilever.
Now, ang inyohang mga kuan class, inyohang mga foundation. Okay, so use shift kung just in case, so dili siya ma-highlight. Okay, shift ninyo. Okay, hold shift, tapos select. Okay, use hidden line, no? Okay, dapat naka-hidden line na siya. Okay, same true with the wall footing. Okay, ang wall footing diri class, diri sa may column, so ato na siyang i-trim, no? So, ang may pa-size na ito diri dapat is ang footing sa column. So, once nga, ang kuan gani, ang wall footing is mag-overlap siya sa imuhang footing sa imong column, so imuha siyang i-trim, no? So, ang footing sa column atong i-emphasize. Okay, so ang sa one class, ang additional na itong detail dire is to specify the level, no, of the floor. So ato siya magbutang tao cross mark dia. Same as this one. Right, so ato ni siyang input na to dire kung what type of column and footing this one, no? So ang kini nga column and footing, we specify this one as, since isa raman ka klase, so we call this one as C1 F1. So meaning to say, kung natay multiple design or multiple, okay, multiple sections and multiple design of footing, so kung natay variants lain, okay, we call that one as C1, tapos C2, kung lahi napod na section, kung sa footing code, okay, first variant, F1, then another is F2, no? Kung dili sila parehas ng dimension. But since parehas naman tanan, so ato siyang imutang tanan o C1, F1. No?
Tapos ang Red Apita is kay ato ang specify nato ang iyang embankment, no? Now, sino nga ang dire sa floor kwan sa finish floor line dire sa may living room o the rest of, sa mga rooms is more likely naka point 3, no? So ato siyang butang andre og on fill. Tapos ang iyang elevation niya which is 0.3 o 0.3 meters. Okay, ang dire sa CR, since lahi man ang iyang floor level, so instead nga 0.03, that is 0.01. Di ba, makita man ninyo sa inyong section. Okay, sa ito inyong section, so this one, no? So, ang ato ang kuha nato dire, iyang floor level is actually about 0.01, 0.1, no? Ganun na, 0.06 mo dire. Okay, so this is 0.11. Okay, 0.1. Okay, last but not the least, don't forget to provide axis, no, sa kada kulong. So let us say, okay, this one. Tapos provide tag axis for the another. So make sure nga naka-centralized ni siya class, no? Alright, so na natay access dire para sa vertical, how about dire sa horizontal? So importante class nga ma-indicate ninyo ang axis kay para may balaan ninyo kung ang location sa kada kolom, no? So mura siya kuan siya himuan ni siya og labels para sa row og column, no? So change color na to ni siya kay para kuan mas ma-indicate nato. Say green, tapos values phantom line.
kay Pino ra kay Phantom Line. Kay Phantom Line. So magbuhat ang mga indicators diri as alphabet, no? So we have A. Okay, we have B, we have C, okay, we have D, E, and F. Okay, so diri nga portion class sa may row, okay, it will be in numbers. So in numbers, Right, so we are done with the foundation plan. So ato ang i-arrange na to diri dapita ang ato ang foundation plan. So take note, try to check whether this ining atong boundary is nakalock ba. So nakalock siya, so imo siyang i-unlock, then pangitaon nimo tong imong foundation plan. So take note that you are using the 1:100.
Okay, so the rest there is ato ang kuha na to is natay roof beam layout plan, natay roof framing plan. So since nga wala man tay second beam layout plan, so ato ni siya i-remove, no? So ato ang i-change na to ning ato ang layout para sa ato ang sheet, no? S1. So i-move na to ni siya. So ato ning i-rescale na to ang ato ang, or i-arrange na to ang ato ang drawing. Okay, same sa inyong gibuhat ninyo dito sa PICAS, dito sa architectural. So diri mo maghimo og dimension, no? Okay, so try to check again the scale. If ang scale ninyo is mao pa gihapon, okay, so kung mao pa gihapon, so inyo na siyang i-lock. Okay, so ato ang i-butang nato ang label sa foundation plan. Madre. So always make use of 1:100 pag if you are putting a plan, no? Dapat 1:100. Okay, so don't forget the dimensions. Okay, mag-apply tag dimensions dire dapita. Okay, so take note ang dimensions nato is dili ang Zocalo katong the usual nato nga ginagamit, no? Okay, so let us try to check sa kung unsa tong style sa dimension natong igamit. So that is copy of mid, no? So direta. Okay, check nato imo na tong copy of mid. Okay. So next. Okay, input na dimension. Copy of mid atong button. Okay, so ang arrangement nato sa tong first sheet class, kung pwede pa lang kung unsay makita dire sa tong foundation plan, dire po ninyo i-appeal ang mga details, no? So kay para dili na magsigig pakli ang mag-inspect, no? So let us say for example, gusto niya tanaw ng foundation plan. Sa foundation plan, makita sa foundation plan ang column and footing detail. So ang imuhang column and footing detail nimo should be nga na lang sa isa ka page sa foundation plan kay para dili na siya magpakli-pakli sama sa kong giingon, no? Okay. So at this portion, instead nga i-draw nako o input nako ang tanan plan sa siya sa roof beam, roof framing plan. So akong ibutang dire is
kadtong mga beam detail, no? So man naman to ay beam detail, column detail, no? Column and footing detail. Okay, so ang column and footing detail nato, and at the same time ang katong sukalok, so ako asyang i-insert diriya. Okay, so pangitaon niyo to inyohang beam detail, no? Column and footing detail. So sa column and footing detail class, make sure nga gamay magyo kay ning kuan column and detail. So imuha siyang gamit ang scale nga which is haom para dire, no? So you just simply check the dimension. So naman tay gi-input nga dimension class. So siguro nga ang dimension nga gigamit nimo dito sa model dapat mo pareha siya sa size sa naa sa template. So let us try having a scale of 1:75. So kung gamit tag 1:75, gamay pa siya, no? What if mo gamit tag 1:20? Okay, so 1:25. Okay, let us kwadong ikwan, no? I-block na ito tanan niya ang color. Okay, try to check the labels kung haom ba siya sa ato ang sizes nga na available sa tuang template. Okay, kung ang size niya is somewhat halos parehas lang, so okay na siya. Pero kung mas gamay pagani siya sa atong pinakagamay nga text sa tuang template, so ato siyang kinakulang i-adjust.
Alright, so sa to ang first page nato sa to structural is composed of foundation plan, the Zocalo detail, and the column and footing detail. Now, natay problema with regards to the scale class sa ato ang mga dimensions. Now, with regards to the dimensions, pag magamit ang dimensions dire, nga lahi ang scale sa drawing, dili 1:100. So, naa sila ay discrepancy, no? So, parehaan eh. Although, 0.10 ni siya dapat, pero ang pag-abot dire sa kuan, magamit ang dimension, ang yatag niya nga sukod is 5.04. So, na ay tendency class nga, ang scale sa size sa drawing is affected by the dimension. So, para malikayan na itong nangingunan na, instead, dito ta sa model, when it comes sa kanang mga drawings, nga nanginahanglan siya o scale, no? Aside from 1:100. So, dito na lang nato sa model magbutang og dimension. Dayon, ang dimension niya, so, maghimo ta og kuan, no? Sarili nila nga dimension. Such as, kung sa Zocalo, is we are using the dimension, okay, we are using the dimension of this one. Now, kung ato siyang ikumpara nato dito sa tuwang drawing is medyo gamay siya, no? Gamay, so ato lang siyang i-modify ang iyahang text size, no? So, instead nga 0.18, himuha nato siya ang 0.2. So, hopefully, nga mas closer siya sa iyahang size. Okay, so kung makita niyo class, medyo na sila ay discrepancy. Tapos, ang type niya sa iyahang dimension is somewhat payat, no? Compare dire sa dimension na gigamit nato sa itong template. So, ato siyang i-adjust, no? So, balik ka sa model. Okay, we go to the dimensions. Okay, of the Zocalo. Then, modify. Okay, so gamito nato is Arial CE. Okay, so medyo gamay-gamay man siya, so imuon nato siya og 0.25. Okay, hopefully dako na ni siya pag-abot dito sa sheet, no? Okay, so naa siya improvements. So ato lang siyang i-correct gamay nato ang dimension. Okay, medyo nag-overlap siya sa iyahang kuha, no? Now, with regards sa text class, okay, okay man ang size sa text, medyo dagko mo siya. Now, ang dili lang sa part dire sa itong plan is medyo gamay, no? Kung ikumpara na to siya sa itong dimension, medyo mas gamay siya sa itong dimension. So, atuwa siyang ipadakan gamay ang dire sa itong plan. So, i-change size na to siya. Mo na to siya, oh, 0.25. So, para mag change size ta sa uban, so ato lang mag-type tag MA, meaning to say MA, ato siyang i-match, no? So i-match na to ang ubang text. So kung mapansin ninyo, hinagko sila gamit ang match nga command. So ato lang i-change ang orientation unya sa mga ubang text, such as unfill. Okay, so medyo nag-improve na siya plus. So ang next na lang nato nga buhaton is ang para sa ato ang column and footing. Okay, so medyo bakikaw ang ato ang quadric class, ang ato ang font, no? So ato nga siyang i-stick na to ang ato ang ArcDim mga format. So i-change na to siya into Arial CE. Okay, but this time, we will do the enlargement of text. So, muna to siya 0.1. Ay, dako ra kayo. Okay, mga 0.6. Dako ra kayo, 0.06. Okay, so, ito siya i-match.
Alright, so we are done doing the kaning sa may Zucalo. So take note, ato ni siyang i-change into Zucalo detail. Okay, so take note of the scale nga itong gigamit dire, which is 1:20. So itong ibutang, 1:20. Now, there is a column and footing detail class. Medyo gamay ang text, no? Okay, so maghimuta og bagong text dire, since dili sila parehas og scale dire sa kailangan drawing is dili parehas scale sa Zucalo. So ang atong gigamit nato nga scale nga kwan dire nga font ang kanang dimension is para sa Zucalo. So maghimuta og separate nga dimension. Pero ang kwan nato, ang ato ang format nato is i-copy nato ang yang style from the Zucalo. So start with Zucalo. So copy sa Zucalo og ato ni siyang i-label as column footing. Okay, so since dili man sila magkadimog size class, so ang ato ang size atong text is more likely about 0.3, no? Then okay. So kani siya karon class, i-change nato ni siya into kaya isa lang. So imo nato ni siya column and column footing. Dayon atong i-match, no? Okay, match nato ang ilahang dimension. Okay, also at the plot portion. Okay, check kung parehas ba siya sa ato ang default na dimension. Okay, so halos parehas naman. So let us try daw. Magbuhat ang dimension dire. Okay, sa itong gigamit dire is copy of mid. Alright, so halos parehas na siya sila ang gilakon. So as is na nato ni siya class, no? So ang problema na lang dire is ang text size. So ang text size dire, kinangla na nato siya in large, similar sa ato ang Zucalo, no? Okay. So ato lang sigurong i-match ang dili sa may Zucalo. Pero atong gamiton atong font is Arial CE. Okay, so let us check kung i-improve ba ang yung size and text. So more likely, mura mas dako dire compare dire, no? So ato ni siyang i-panakaan na itong text class. So that would be about, so adjust the text. Okay, text size, butang na ito, 0.08, no? So i-match. Okay, appeal po ang, okay, nga lang. Okay, separate na sila. Okay, try to check. So, kung mapansin ninyo, halos parehas na sila o size sa ilahang text, no? Okay, so daog na. So, kulang lang nato ang kining NGL o FFL. So, i-change nato ilahang size. Now, nato si NGL. Himo nato siya og 0.06. Then, ato siyang i-match sa ito ang finish floor line.
Alright, so I guess we are done here, no? So ang atuwa lang i-clarify na to is ang iyahang scale. So take note of the scale. So ang samay siya ng scale. So ibutang na to, 1 is to 75. Okay, dili. So 1 is to 50. Dili po dyan, 1 is to 25. Okay, so that is 1 is to 25 ang iyahang scale. So 1 is to 25. So kung nakakuha na, nakalock na. Okay, so ilock sa nato ang iyahang scale. Tapos 1 is to, okay. So change nato iyahang text. So this should be column and footing. Detail. Then we have a scale of 1 is to 25. Then ang number sa drawing is katris sa S1, no? S1 na sheet. Okay, so this is for your first sheet sa inyong structural. So that is composed of foundation plan, Zocalo detail, and column and footing detail. So on the next entry video nga ako ang i-upload na ko is the roof beam layout. Tapos pwede na siguro nato sugdan ang sa mga trusses, no? Tapos ang katong truss detail, roof framing plan, no? Everything about the roof, no? So ang next nato nga sheet is all about the roof. So including po ang iyahang roof layout. Okay, roofing layout. Okay, so thank you for your patience. So on the next entry. Bye-bye.